si Larry Elmar and humihingi siya ng tulong na makuha ang kanyang anak dahil ibinibigay ito ng kanyang misis sa kabit nitong lesbian. Ilan taon po yung anak niyo? 1 year and 3 months po. Dapat po sa nanay yun? Opo. O di tama na sa nanay? Eh, nasa Saudi po siya, sir eh. Hindi po papayag yung mama niya po kayo na mapunta po sa kanya kasi simula po nung binuntis niya po yan, simula po yung binuntis, hindi po niya tinanggi po niya, sir. Hindi niya po inano, iramay na sa kanya. Diba sinabihan na kita noon pa nung wala pa yung anak namin, nalayuan mo na yung asawa ko, anong sabi mo sa akin? Irresponsable akong tatay. Kahit po kasi hiwalay na kami, nakikita pa rin po kami na may nangyayari po sa amin. Opo, kasal po kami. Yung biological mother po nung baby ay nasa Saudi. Yung biological father andito sa Manila. Ngayon, ang ginawa po nung mother ay pinapaalaga yung baby sa kanyang girlfriend na lesbian. Eh samantalang itong si mother at saka si father ay kasal. Swerte lang itong si lesbian kasi wala tayong batas na pwedeng kasuhan ng adultery isa sa kanila dahil babae sa babae. Ano po sa tingin niyo po dyan sa MSWD yung magandang gawin? Papuntahin dito yung ama ng bata kasi dapat ang custody sa bata ay nandun sa father pag wala ang mother. Ayun. Okay, sige. So ganun mangyari. Ma'am, sasamahan po namin sa inyong tanggapan, madam ha? Madam. Sir, kausap ko lang po kanina ng MSWD at sabi ng MSWD dapat daw yung bata mapupunta sa father. So pupunta po kami dyan sa tulong po ng MSWD pati kayo para makuha po yung baby. Ano po, tinyente? Opo, Sir Rafi. Pupunta lang po kayo doon sa opisina namin. I-accumulit namin yung kailangan nila. Miss Angeline. Yes, sir. Darating po kami kasama po yung pulis at barangay. Kukunin po naman yung bata, okay? So ngayong araw po na ito ay nandito na tayo sa Bohol upang kunin yung baby ni Sir Larry Elnar na 1 year and 3 months pa lang. So hopefully ay makuha na natin at maisa uli na sa kanya yung anak niya matagal niya nang di nakikita. So Kuya Larry, excited ka na po bang makita, mayakap ulit yung anak niyo? Opo, excited na excited po. Ba't ka naluluha, Kuya? Eh, masaya lang po ako. Ganun po na pala katagal na hindi nakikita? 3 months pa lang po or 4 months, ganun po. So ngayon Kuya, pinapangako po yan ni Idol Rafi na nandito na tayo ngayon sa Bohol para makasama mo na ulit yung anak mo, ha? Okay, so tara po. Sir, magandang gabi po. Sir, hingi lang po sana kami ng police assistance dito po sa police station nyo para po samahan kami sa Barangay Santa Cruz. Okay po, ma'am. Walang problema. Kap, lumapit po sa amin, sa aming programa po kay Idol Rafi, si Sir Larry. Dahil nananawagan po siya na maibalik po sa kanya ulit yung kanya pong anak. Anak po nila ito ni Ma'am Jeneline na nandito po, nabigay po dito kay Ma'am Angeline na kanyang bagong kinakasama. Pero ito po kasing si Ma'am Jeneline, OFW po siya sa Saudi. Kaya ano po bang ang mangyayari? Ano po bang maitutulong ng Barangay Santa Cruz dito sa Kalapi? Siguro pag-ayusin muna natin yung dalawa, yung ama at saka yung nag-alaga ng bata, Ma'am. Para marinig sa lahat, ang ano lang dito ma'am, kapakanan lang ng bata. Ngayon din po ay makakausap din po natin, Kap, itong si Ma'am Jeneline na pumayag naman po siya na mapa-video call. Ma'am Jeneline? Apo ma'am, magandang gabi po. Nandito na po kami ngayon sa barangay ng Santa Cruz at kasama na po namin silang lahat, si Sir Larry at ito pong si Ma'am Angeline. Pero ma'am, syempre po, malaking factor po na kailangan po namin na nandito kayo ngayon para bilang kayo po yung nanay ng bata. Jeneline, sabihin po mo po lahat, isalaysay mo po lahat kung ano yung nagawa ng
tatay ni Ginilo, ano mo lahat? Ako ba talaga ang kidnapper? Ako ba talaga ang akusahan niya? Hoy Larry, kapal talaga na mukha mo para sabihan si Angelina kidnapping. Hindi yan kidnapping kasi kami po siyang ni Baby EJ ang pumunta dyan sa Bohol. Dapat nga ikaw pa yung kasuhan, kapal na mukha mo. Dapat dati ka pa naghabol nung buntis ako Larry. Kung saan na napumunta ako dito sa abroad tsaka ka maghahabol. Kapal din na mukha mo no. Nagbigay ka lang sa amin, gatas lang tsaka diaper, yan lang ang binigay mo Larry sa akin. Tapos bago ako pumunta dito sa Maynila, ano pa ang sa abroad, ano ginawa mo sa akin? Sinapok-sapok mo pa nga ako. Tapos ngayon, maghahabol ka sa bata, Larry, kapal na mukha mo. Ebidensya mo na sinapok kita. Ipakita mo, nagpamedical ka ba? Magpapamedical ako. Sige, tanungin mo si Mikaela, yung panganay natin. Tanungin mo siya. Tanungin mo si Mikay? O di, kasi tanungin mo. Umiiyak na nga yung bata habang sinasaktan mo ko. Wala kang ebidensya na sinasaktan kita. At saka kung sinabi mong hindi ko sinustentuan yung bata na yan, mahiya ka. Halos linggo-linggo mo akong inihingian. Twice a week. Kapal na mukha mo, Larry. Oh. Linggo-linggo. Pati pa nga yung nung na-hospital yung nanay mo, gusto mong hingiin sa akin pang bayad sa bill ng hospital? Hindi. Oo, totoo naman. Siyempre, anak mo. Siyempre, natural kami. Mahiya ka, makinig ka. Kami mismo. Nanay niya. Oh, kaya nanay niya, gustong hingiin sa akin, hiwalay na kami. Anong nanay? Nagpasa kami ng picture ni Bibi. Manghingi sa'yo kasi siyempre, anak mo. Makinig ka, tumboy, ha? Makinig ka. Oh, nung na-hospital yung nanay niya, gusto niya akong hingian ng pangbayad sa bill ng hospital. Eh. Kailan hiwalay yan? Na kami. Kailan? Eh, bakit ba nakikialam kailan sa kami ng usap niya? Tanungin mo yan, babae ng hayop na babae na yan. Oh. Ano po ba itong mga to? Itong mga papel na to? Yan po yung medical po ng na kasi po, na-admit po yung Bibi. Yung na-admit po siya, October 25. Pinasahan po namin siya ng picture ni Baby kasi gusto namin ipaalam sa kanya na ang baby mo na hospital kahit man lang kunting tulong. Di ba pumunta ako ron? Sabi mo na hospital yung bata, kailangan mo ng pera. Pumunta kami doon ni Mama kasama ng yung anak natin na panganay. Anong nangyari? Wala na kayo doon, nakalabas na, sabi mo kinabukasan pang labas nyo. Tapos may dala kaming bill ng pangbayad sa bill ng hospital. Tapos doon ko nalaman na yung sinasabi mo sa akin na John Michael yung pangalan ng bata, iba pala, isinunod mo pala dito sa may tibo na to yung pangalan ng bata na John Angelo. Nagpakaama, paano mong nasabing nagpakaama? Hindi ako nagpakaama. Bakit? Nung nabuntis to, nung pinanganak to, saan ka? Sige nga. Siyempre, paano, nasan ako? Diba sabi mo sa chat mo, sa inagaw mo yung pamilya ko? Inagaw mo yung asawa ko? Inagaw ba kita, Jen? Oh, sagutin mo, inagaw ba kita? Mag-asawa pa lang kami, inaahas mo na ako. Kasi ano, bakit? Binubugbog mo? Muntik mong pagsilyuhin. Muntik mo pa. Ipakita niyo yung ebidensya na binubugbog ko. Yan, nabuo yung bata na yan. Dahil, ano, kusa mong ginawa ang, sexual harassment? Sinabi mo na pinilit ko asawa ko. Tanungin mo yan. Tanungin mo yung babae na yan. Kung saan siya tumira nung, ngayong bago siya umalis. Opo, ma'am, ito, medyo mabigat po kasi itong paratang, ma'am. Kayo po ba pinilit ni sir na... Tanungin mo. Doon saan nangyari? Nilari yan makipag... sa kanya. Kasi sabi niya dati sa akin, magkita tayo kasi magbibigay ako ng suporta sa panganay mo. Wala akong sinasabi ganyan. Hindi ka pupunta dito. Tapos nagyaya siya sa makipag... sa akin doon sa Bulacan sa dati namin pupuntahan. Ayoko. Alam ko lahat yan. Kasi sabi ko, maghihingi lang naman ako ng suporta. Bakit kailangan pa ng... Sabi niya, sige, pag hindi mo ibibigay, papat... kita. Tapos papat... ko din si Angelina. Asan ang ebidensya mo? Asan ang ebidensya mo na sinabi ko yan? Ako nga mismo, hindi na ako nagpano na sinabi. Jeneline, alam ko na tagilid ka dito. Alam kong tagilid ka. Kumagawa ka ng kwento para sirain ako at hindi kumakuha yung bata. Hindi kami naninira sa'yo. Oh. Ginawa namin ang lahat. Kung hindi ka naninira, hindi kayo naninira, bakit mo hinasak yung pamilya ko? Kami mismo, nung isinilang si Bibi, pinaano ko sa'yo. Sabi ko, sabi mo, sabi mo, hindi yan sa akin. Akin yan. Manahimik ka dyan. Kabit ka lang, manahimik ka dyan. Tanungin kita, bakit mo winasak yung pamilya ko na alam mong may asawa siya at masaya kaming pamilya, winasak mo? Tanungin hindi kita. Hindi ako nawawasak. Ano? Hiniwalayan ko na yan. Kasi sa sumbong niya, binubugbog mo. Nagmamakaawa sa akin. Pinakulong ako. Pinaano mo. Hindi solusyon. Mo. Hindi, mismo buntis ang mag-ina mo. Buntis. Kalokohan yan. Kalukuhan? Nung nabuntis yan, naandyan sa puder mo. Kasi nagsasama na kayo. Hindi. Kaya ako binuntis yan para magkabalikan kami. Isipin mo, nagsasama tapos sasabihin kami. Mo, tinanggi pero, ko yung bata. Yung bata. Na gusto ko nga magkabalikan kami, tapos tinanggi ko yung bata. Nag-usap kami yan sa DSWD sa Caloocan. Nagsabi po ako sa kanya, sige, hindi ko na itutuloy yung pag-abroad ko. Kukunin ko yung panganay ko, kukunin ko yung bunso ko,
Buwi kami ng Bacolod, oy. Suportahan mo kami. Ano ang sagot mo, Larry, sa akin? Oy, hindi yan, hindi yan. Kasi baka mangyari at mangyari ulit yon. Sabi ko, kung nagsuporta ka lang dati sa akin sa panganay nung umuwi kami sa Bacolod, hindi na ako bumalik ng Maynila, Lara. Nagsuporta ka ba? Ang tanong. Totoo. Hindi ka naman nagbibigay sa amin ng suporta. Bibigyan mo lang ako 500, titipirin ko na isang buwan. Alam mo, Jeneline, kung alam kong aabot tayo dito, iniipon ko sana yung mga resibo na yan, isasampal ko dito sa tibok na to. Kabit ka pa? Nagchat-chat sa kanya? Ano? Magpapaanal? Ano yon? Yung Philippine law natin, yung bata, 8 years old, ang kustodiya ay doon sa ina. Kapag yung ina ay nandun sa Saudi yung mama, yung ina ng bata, so mapunta sa ama. Pero i-assist na muna yung ama kung qualified ba nga siya ang mag-custody ng bata. Yung social worker sa Paranaque, Las Piñas ka na. I-assist ka sa social worker ng Paranaque. Kung talagang magkakayahan kayo na mag-custody ng bata. Pero mama, sa matanong na po, sa ngayon po, ano po bang status ng bata? Saan po muna siya mamamalagi habang ina-assess po itong si sir? Sa DSWD, yung bata ay dalhin dun sa Women Crisis Center for Children. Legally, ganyan yan, general rule, ang may kanang kustodiya sa bata ay yung mag-asawa. In absence of the mother, ikaw. Pero sitwasyon nyo kasi, prior sa kasi umalis yung asawa, mayroon kayong disagreement. Tapos yung asawa, willfully, binigay niya yung kustodiya sa kanyang kaibigan o sa kanyang tubloy o ano bang status nila. Ngayon, kung ikaw gusto mong magkaroon ng i-proper mo ba, legal ang gagawin mo, ay mag-file ka ng petition doon sa family court ng habeas corpus. Sa ngayon, ang proper na gagawin natin ngayon ay letter sa police, tapos mag-provide kami sa inyo ng extract blotter or sa, yung sa entry ng blotter namin, yun yung i-attach nyo para sa petition nyo dun sa family court. Kasi ang nagkaroon kasi kayo ng dispute regarding sa kung sino ang magkaroon ng legal custody sa bata. Kung sabi mo, tanggalan ng kustodiya ang mananay, hindi naman pwede yun na ihingin mo kung kani-kanino. Only the court can provide you, can decide. Tanong ko lang po, bakit hindi niya na lang iniwan kung tutuusin na gusto niya magtrabaho sa ibang bansa para sa mga anak niya? Bakit hindi niya na lang iniwan doon sa biyanan ko? Kung nasa biyanan ko sana, hindi na ako maghabol, ma'am. Kilala ko yung asawa ko. Hindi marunong makontento kung anong meron siya. Yan ang pagkakilala ko yan. Materialistic yan siya. Once na may nakilala na namang iba yan sa ibang bansa or what, iiwanan si Angeline, kumusta na lang yung anak namin. Ama rin ako, nag-aalala ako para sa anak ko. Eh di sana ma, matagal na ako maraming jowa sa Maynila. Ano ba? Eh, dito sa Brazil, alam pang ko ilan yan si Angeline? Sino yung si Pablo yung una? Si Pablo. Sus, katrabaho niya yun. Katrabaho. Ay, so, alam mo kasi ginagawa ko. Alam talagang si Raulo ka rin pala. Akbayan na ganun, katrabaho. Nasa Facebook niyan dati. Ano? Ibang iniisip? Kala mo, kilalang-kilala mo yung asawa ko na tagal-tagal namin nagsama niyan. Puros kasinungalingan sinabi sa akin yan. Ikaw pa kaya? Ilang taon lang? Mama, tanong lang po namin, kailan po ba ang balik niyo ng Pilipinas? 2 years pa po, ma'am, yung kontra ko dito eh. Bago pa lang months ako pa lang dito. Siya. Nasa 1 month pa. Mag-1 month pa lang po ako dito. Walang problema sa bata kasi maka-afford sila. Oo, alagang-alaga yung bata. Sino bang mag-custody ng bata mo? Yung tatay o yung ina mo? Yung mama ko na lang po sa Bacolod, yun po yung gusto ko talaga po mag-alaga ng anak ko. Ayaw na ayaw ko lang po talaga yung tatay yung mag-alaga nun. Sa general rule, yung bata na 1 year old to 8 years old sa mama, pag wala ang mama, yung sa papa. Oh, ngayon, walang nasabi na binugbog mo. Generally, parang ganon. Pero walang surrounded na circumstansya ba? Ganito na lang po. Kakausapin ko po yan siya. Makuha ko yung bata. Tapos kapag umuwi siya, pwede niya na lang kunin sa akin yung bata. Para lang sa mga bata yung namin.
alam ko din naman po kasi si Larry. Oo, nagbitaw siya ng salita. Ang dami-dami niyang chat sa akin dito, ma'am. Kahit ibasahin niyo pa yung mga chat niya sa akin. Sabi niya, oo, pag-uwi mo, sabi niya ganun, hindi kita bibigyan ng karapatan sa anak mo hanggang dalaw ka lang. Ibig sabihin, ma'am, pa, wala na rin din ako karapatan dyan. Kasi sa panganay nga, tutuusin ma'am, may usapan kami sa panganay ko. Na tuwing weekends, nasa akin yan. Kasi sa kanya, dyan pumapasok ng anak ko sa Las Piñas. Ano, pinagdamot niya, ano sabi niya sa akin, wala ka ng karapatan sa anak mo dahil hindi ikaw ang ina. Ito lang ma'am, at diba ang sabi ni Jeanine, di niya gusto nga dalhin sa kay Boss Larry. So, yung ano na lang ni Ma'am Pedros, yung petisyon na lang siguro may mananaig sa ngayon, Ma'am. Batas talaga ang sundin natin. Ang bata mapupunta sa ato Bohol Crisis Center sa DSWD muna. Tapos pwede niya pong puntahan doon si Angeline, yung bata, pupunta-punta niya, bibisitahin niya ron. Pwede ka nga rin doon bumisita. Pwede, bumisita kayong dalawa, si Angeline at saka. Wala naman po siyang right dyan eh. As a friend. Paano po akong wala akong kakayahan na pumunta dito na dalawin palagi yung bata kasi malayo po. Eh paano po naman lalapit sa akin yung loob ng bata kung malayo tayo, sa akin? Hindi, mag-request tayo doon sa korte na kung ilan bang days ang kaya mong mag-stay dito sa Bohol. Eh paano po yung mga financial? Wala po akong pera, gano'n. Kasi... Kaya nga. Pasalamat siya. Kaya nga, napasalamat ka sa ano. Kaya nga, kailangan ka pang i-assess eh. Yun nga ang punto ng disability. Bakit ka kailangan i-assess? Sino bang mag-alaga sa bata while you are driving, you are working? Mama ko po. Mama ko po. Tapos umuwi po ako ron. Kada galing ko muna ng trabaho, umuwi po ako ron. Tapos makakasama niya po ron yung ate niya. Ate nung anak ko na nandito, tapos mga pinsan niya, tapos yung kapatid kong babae. Nandun isa-isa lang pong bahay namin. Kaya wala po akong takot na iwan yung anak ko kasi alam kong may mag-aalaga abang wala ako. Sigurado po ako, pinapangako ko po na aalagaan ko yung bata na yan kasi dugo ko rin po yan. Tapos ako yung tatay niya, kaya siyempre mamahalin ko po yung bata na yan. Kasi gustong-gusto ko nang makasama yan, mami. Kaya po, ang alam ko lang po na makakatulong sa akin, Sir Rapi Tulpo. Kaya po, yung sabi niya na, bakit daw ako nagpatulpo? Ako pang may ganang may magpatulpo. Dapat maintindihan niya rin po sana yung bilang isang tatay. Kasi naranasan niya naging nag-alaga ng bata ngayon. Napamahal sa kanya yung bata, ganun din po ako. Kung gaano siya kasabik na sa bata, masabik na sabik pa ako kasi ako yung ama. Tama yung sinasabi ni Ma'am Pedros na mo-file na lang. So the court will decide kung saan yung bata mapunta. Oo. So the court will decide. Hindi ba po ba pwede na ilipat sa MSWD sa Maynila yung bata habang nagpapahil pa po ako ng kaso kung sakali man? Pwede o ilipat natin doon sa DSWD yung sa bata. O, para po? O malapit ka lang. Pag gusto mo na doon ang hearing, so doon ka mag-file din. Ang bata ay doon sa DSWD. Nasaan ka nakatira ngayon? Las Piñas po. Las Piñas. Para mabisita ko po siya. Ganyan na lang po. Magpapail po ako ng petisyon. Tapos aantayin ko na lang po yung anak ko ron sa Maynila. Ma'am, kasi nasabi po sa area nung in-interview po ito si itong si Sir. At ang nasabi po eh, pwede po siya makasuhan ng kidnapping. Tama po bang? Grounds po ba yung ginawa niya for kidnapping, ma'am? Hindi. Hindi siya ground for kidnapping. Kasi ang element ng kidnapping ay dapat yung pag-take niya ng bata ay against the will sa bata. Eh, hindi naman niya kinuha ang bata, but kusang binigay sa kanya or ini-entrust sa kanya ng tunay na ina. So, hindi siya pwedeng makasuhan ng kidnapping. Ang sum up lang nito ay hence the real father wanted to keep with him the children, the child. So, mag-file siya ng petisyon ng kustodiya sa korte, sa family court. Yung mga sinabi niya kanina, yung may karapatan siya, may kapabilidad siya, yun ang ilalagay niya sa kanyang petisyon. Tapos, sa ngayon, yung focus kasi natin, yung best interest of the child. Since siya, yung friend ng asawa ni Larry ang inintrasan ng bata, sa kanya pa rin manatili ang bata. So, sa ngayon, habang hindi pa nakapag-file o wala pang desisyon ang korte, kay Angeline mula manatili ang bata. Si Larry, para mabilisan naman niyang makamtan ang gusto niyang mangyari sa bata, yung mga contention niya ay agad-agad din i-file doon. Alang-alang lang po sa bata, papayag na po ako dyan habang nag-ano. Kasi ayaw ko rin po mang iyak ng iyak yung bata, baka hindi rin po makatulog kasi ano, yun, salamat. Salamat talaga. Yung, ano pang mag-desisyon ka ng ganyan. Ito ang kasulatan ni Angeline nga,
Ako si Angelin Santa Ana, nangako nga hindi aalis sa Kalapi kasama ang bata habang nagpapail ng petisyon si Larry Ilnar sa Family Court. Ako rin nangako na bibigyan ko ng maayos na tirahan at pamilyang mag-aaruga sa bata. Bibigyan ko rin ng pagkakataon si Larry Ilnar na makita at makausap ang bata sa video call, at ipangako ko na wala siyang marinig na masasakit na silta galing sa akin. Ako si Larry Ilnar, nangako na mabibigay ako ng sustento para sa bata sa halagang 500 pesos bawat linggo para sa pangailangan ng bata. Habang nag-process ako ng petisyon sa korte, lagdaan ko rin ang kasulatan ito ngayong ika-11 ng Marso 2020 dito sa Santa Cruz, Barangay Hall, Kalapi, Bohol. Ito sustento ng bata ngayong linggo na to. Sorry kapag sa mga sinabi ko kasi galit ko lang rin yun. Sana maintindihan mo. Pasensya na. Okay lang naman eh. Basta huwag mo lang anuhin yung mga bata. Kasi okay. Di naman yan ano eh. Okay, di ko okay. Naman yan pinagdadamot sa'yo. Kusap sige. Mo yan eh. Sige. Asi tatay ka o tatay. Magkaibigan na lang tayo ha. Sige. Walang sama ng loob. Okay. Salamat. Okay, salamat. Tes, salamat ya. Sorry po kung may nasabi akong masamang salita sa inyo. Sorry po. Galit ko lang po 'yun. Pero ngayon po naiintindihan ko na. Salamat po. Salamat po sa pag-alaga sa amin. Ngayong pong araw na ito dito sa barangay ng Santa Cruz sa Kalapi ay nagkaayos na po itong si Sir Larry at si Ma'am Angeline. Okay, Sir Larry, pumunta po tayo dito. Di po natin inaasahan na magkakaayos po kayo ni Ma'am Angeline. At ngayon po, happy ending na naman. At tuwang-tuwa po tayo dito lahat na nag-aayos kayo finally, alang-alang dito sa bata. Ano pong nararamdaman nyo ngayon, Sir? Masaya po. Kasi nakita ko po kahit saglit man lang yung anak ko. May padama po rin sa kanya na mahal na mahal ko po. Salamat po. Ngayon po, masaya po ako dahil sa ano po ni Larry na nakipagsundo na po sa amin, na makipagkaibigan na po, daalang-alang sa bata. Willing naman po siya kahit mag-video call o kahit gusto po niya pumunta dito. Welcome naman. Welcome naman po kasi syempre siya po ang tatay. Hindi po naman namin ito ipagdadamot. Tsaka huwag po siyang mag-alala kasi minamahal din namin ito eh. Di namin ito pinababayaan. So ngayon, bukas, Sir Larry, bago po tayo bumalik ng Maynila, eh syempre, pagbabandingin muna namin kayong dalawa, ha? Para syempre, kahit pa paano, makasama mo itong anak mo kahit sa isang buong araw lamang bago tayo bumalik ng Maynila. Okay? So bukas, ready po tayo. Ma'am, kasama kayo doon, syempre. Dahil magkaibigan naman na kayo ngayon, panigurado yung okay na lang na magkasama kayo. Okay lang? Okay, sige po. Kita-kita po tayo bukas, ha? Kuya Larry, ngayon pong araw na ito mangyayari yung bonding niyong mag-ama at pupunta po tayo sa mga tourist attraction na ipinagmamalaki ng province of Bohol. So excited ka na ba, Kuya Larry, na makasama itong anak mo at mapuntahan natin itong mga magagandang lugar na ito? Opo, excited na po ako na makasama yung anak ko para po habang andito pa po ako, samantalahin ko na po itong time na ito para masaya rin po ako bago po ako umuwi ng Maynila. Salamat po. So tara na, Kuya Larry. Sige lang. Tara na. Let's go. Oh,
bago matapos itong araw na ito, eh, dito na po tayo sa ating last stop. Ito po yung pinaka-popular na tourist attraction dito sa Bohol ng Chocolate Hills. Bumabalik po kami dito dahil nagbago po ata ang isip ng kabilang panig at balak na rin pong ibigay ang bata. Ibig sabihin eh, sa dalawa nakaintindihan na o nakaayos na? Opo, opo. Ano bang ano ninyo? Ano kausapan ninyo? Tungkol ito. Binibigay niya na po sa inyong bata, sir. Walang kondisyon? May kondisyon po ako. Gusto ko po ipaparipan po yung lahat na nagastos ko po itong bata. Ang maganda doon, kausapin ko yung asawa ko kasi hindi ko naman... Hindi ko naman pwedeng i-shoulder lahat kasi anak niya rin naman yan. Okay, diba? Okay. Kung sa pera, walang problema sa akin, pero hindi agad ngayon. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ngayon po, bumabalik po kami sa barangay dahil sumangguni po kami sa abogado. Kung ano po ba talaga yung tamang process. Ano po, habang wala po kayo, nasa ibang bansa kayo. At ngayon din po, nag-decided po yung kabilang panig na willing naman silang ibigay yung bata, pero may condition po, which is, ayun nga po, kailangan lahat daw po ng nagastos niya doon sa bata ay maibalik po sa kanya. At ang sabi po ni Sir Larry, pagdating po sa pera, wala naman pong problema, pero anak niyo daw po yung dalawa, kaya sana daw po kahit half, hati po kayo sa napagkasunduan kung babayaran man po itong si Ma'am Angeline. So, okay po ba kayo doon, Ma'am? Sige po, Ma'am. Okay, sige po. Ma'am Jeneline, tumawag po kasi kami ng abogado kanina. Pero ngayon po, hindi po siya available since nasa meeting siya. Ipaliwanag ko na lang daw po sa inyo kung ano po ba yung process po nito. Kasi ang paliwanag po ng attorney sa atin, habang kayo po ay nasa ibang bansa, ang nasa authority po talaga ay yung tatay. Dapat daw po ito equal authority. Ang lumalabas po kasi, di ba, na hindi, ang sabi kahapon sa napag-usapan po sa meeting, hindi po siya pasok as grounds as kidnapping itong si Ma'am Angeline. Pero nilinaw po yan ng abogado na kidnapping po yun, malinaw. At kung hindi man po kidnapping, illegal detention. Dahil po dapat may equal rights po kayo since buhay pa naman itong ama, dapat pareho kayong sumasang-ayon sa kung saan may bibigay yung bata. Dahil po buhay po siya, dapat alam niya rin. So kung kayo lang daw po ang nagbigay ng consent at walang alam yung itong ama, grounds po yun para pumakasuhan po ito. At ayaw nyo ibigay kay Sir Larry dahil sa maraming issues. Ang sabi po ng abogado natin, dapat po si Ma'am Angeline ang mag-file ng case. Hindi si Sir Larry ang mag-file ng case para makuha ang anak niya dahil anak niya yun. So kung mag-file man po ito ng case petition dahil sabi nyo dinedeny o kung sa anumang issue, dapat po si Ma'am Angeline dahil di po siya connected dun sa bata. At dahil wala po kayo, nasa ibang bansa kayo, siya po ang may karapatang magdesisyon dito sa bagay na ito, Ma'am. Kasi mababaliktad po, ang makakasuhan po sa atin, ito si Ma'am Angeline. At ngayon naman pong araw na ito, pumayag naman na po siyang maibigay itong bata. Nagbigay naman din po siya ng kasunduan para bilang balik naman sa kanya since naiintindihan naman po natin na matagal niyang pinalaki itong bata at siya yung bumuhay dun sa bata habang wala itong ama. Okay, kasunduan, agreement sa magkabilang panig. Magbayad ng gasto refund sa gastos sa bata, magbigay ang tatay at nanay. Number two, mamahalin ang bata, bigyan ng lahat ng needs, pagmahal, pag-aruga. Number three, mode of payment. Bayaran ang 50,000, tig 25,000 per party, both si nanay at saka yung tatay. Starting next month at 2,083 pesos per month. Isento kay MSWDO, Chunisa si Algusar, Kalapi, Bohol, to give love care to John Angelo. Pwede magka-visit si Angeline at saka ang social worker. Doon sa bata. Magbigay si tatay ng contact number, name ng social worker sa kanilang lugar. Okay, so willing na po kayo, ma'am, na isauli na po itong bata sa kanyang tatay. Okay, sige po. Teka na. Salamat, ha? Salamat. Sige, halikan mo. Ha? Salamat po. Promise, alagaan ko tong anak ko na inalagaan mo.
Salamat ha. Sir Larry, tatay ng bata, nasa na po. Pagmahal mo po yung anak mo kasi siyempre, nung simula nung sinilang siya, minahal po namin ng buong-buo yung anak mo. Kaya sana kahit anong mangyari, kahit pagkasakit man yung bata, kasi siyempre, sakitin po kasi yung bata eh. Kaya kailangan po, may ano po siya ng, kailangan na ano, gamot po niya, kailangan i-provide po niya yung mga pangangailangan po ng bata, kailangan po tustusan niya. Sa bata, balang araw, anong mensahe mo sa kanya? Baby Jan Angelo, magpakabait ka. Sana maalala mo ako na nag-alaga sa'yo dati. Sana mapanood mo to balang araw paglaki mo. Balang araw maintindihan mo rin, baby, na kahit hindi man ako ang kadugo mo, minahal pa rin kita at sana balang araw paglaki mo, makikita mo pa rin ako. Sir, idol, salamat. Sir, maraming salamat po at nakuha ko na po yung anak ko. Tapos po, nakapasyal po kami dito sa Bohol. Napuntahan po namin yung magandang lugar dito sa Bohol at hindi ko po inaakala na magkakaayos po kami nung bagong kinakasama nung asawa ko. Maraming salamat po talaga, sir. At sana po, marami pa po kayong matulungan sa programa ninyo. Saludo po ako sa inyo, sir. Salamat sa iyo, Idol Rapi. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan. National Airport, Cebu Pacific, mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan, masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Wag na wag niyo pong kakaligtaan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi. Meron na po itong 17.7 million subscribers. Make sure po na kapag nag-subscribe po kayo, e pindutin nyo po yung bell button para lagi po kayong nabibigyan and updated po kayo sa latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.